Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod, na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po kay God, sa Ascended Masters, Divine, Holy Spirit, Angels, Archangels, Universe, Spirit Guides, Ancestors, and syempre po sa mga Elementals. Again, gusto ko po muna magpasalamat sa ating po mga patuloy po na nanonood, nakikinig, sa ating po mga subscribers, at syempre din po sa mga new subscribers, maraming salamat din po. And again, ito pong ating reading na ito is more on spiritual. So this is more on parang sa mga tao pong nakakaramdam po ng mga tipong kababalaghan, mga may naaamoy, naririnig, ganyan, may nakikita biglang dumadaan, or yung iba naman po talagang nakikita nila physically yung mga elemento, ganyan, spirits, no? So this is for you. And sa mga may lahi po na mga manggagamot, tarot reader, yan, ito po is para sa inyo po to. So ito pong ating channel na ito is magsisibli pong gabay po to sa inyo sa araw-araw, since twice a day po akong nagre-reading. So ito po is talaga pong magsisibling gabay po ninyo. Ayan po sa may mga katanungan, no, marami pong katanungan sa kanila pong mga pagkatao, or maybe kung ano ba talaga yung inyong mga life purpose. So, ito po is para sa inyo. Okay? So, ngayon po, kukuha po tayo ng message dati sa atin sa Oracle. Tingnan po natin kung gagamitin po natin two tarot decks, no? Titingnan po natin. But, mag-umpisa po tayo sa Oracle. So, na-miss ko po sila kasi for almost 2 weeks ko rin po ata silang dinagamit. So, ngayon po is gagamitin po natin sila. So, kukuha po tayo ng updates sa mga buhay-buhay po ninyo. No? Kung kayo po ba may mga spell works pa or tahimik na po ba talaga. Kasi, kung sa vision po ako magbe-base, still, meron pa po. No? Nakita ko po kanina na may mga fights na naman po or may mga warfare na naman po. Spiritual warfare, meron na naman po. No? So, tingnan po natin. Panginoong Heso Kristo, Ama, mahal na Diyos Ama, mahal na Birhing Maria, mahal na Santo Niño, pakibasbasan po ng inyong napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngal, banal na spirito, ang mga cards na ito, para po makapagbigay ako ng mensahe sa aking po mga collectives, patungkol po sa vision na inyo pong ibinigay sa akin. Ako po ay patuloy na nanalangin na kami po inyong iligtas sa anumang kapahamakan, disgrasya sa kuna, at anong po klase ng karamdaman at tukso, at bigyan po ng kagalingan ng lahat po ng may karamdaman. Maraming salamat po. Amen. Okay, so tayo po ay may kanya-kanya po talagang trials sa buhay. Just like me now, I'm facing some another trial, no? Dahil nga po sa kapatid ko na stroke. So ito po is habang ina-upload ko po to, is nag-aantay lang po ako ng oras para po ako isunduin ang aking husband. Dahil siya po ay naka-duty pa, so kailangan ko po antayin para po kami ay pumunta doon sa bahay po ng kapatid ko. Okay, so again, humihingi po ulit ako ng prayer para po sa kapatid ko, para po sa kanyang kagalingan. Na-stroke po kasi siya. Okay, so let's see, wala po ba akong nakalimutan? Wala naman. Okay, first card, cut the cords. No, so still, no, sinasabi dito, no, so for those of you, or for some of you, na parang feeling niyo po is talagang still meron po kayong mga energies na hindi karapat dapat po sila, hindi niyo po deserve, no, cut the cords niyo na po yan. I-cut the cords niyo na po yan. Kasi andito po yung kumbaga parang andito po kayo as a magnet, no? No? As a magnet na kumbaga parang marami po kayo na-attract na maraming tao. That's why meron po mga tao dyan sa paligid ninyo, no, na talaga naiinggit, na parang sige ang panalangin na makat, or parang alam niyo sakluban kayo ng langit at lupa para mawala kung ano man yung meron kayo, or friendship na meron kayo sa ibang tao, or pagmamahal na nakukuha niyo po sa maraming tao. Yun po yung gusto nilang mangyari sa inyo. So, better to cut the cords, no, and still, kailangan niyo po talaga ng mahabang pasensya dito kasi for now, parang ang nangyayari po dito, no, is ayaw po nitong taong to na kayo po is nagkakaroon po ng
lots of connection from different people. Okay. So, what else? Tingnan natin. Okay. So, cut the cords. And we have the your angels and ancestors guidance, no? And they really love you. Actually, your angels and ancestors love you so much, and also these people, no? Those people na talagang binibigyan ka ng, kung meron man pong tao na tipong ingit na ingit po sa inyo, nagagalit po sa success na meron po kayo, but mas lamang naman po yung taong nagmamahal sa inyo. Sila po para mga 10, 5, yung nagmamahal po sa inyo dito is thousands, millions, mga ganun po. And also, your angels and ancestors know loves you so much. So, nandyan yun talagang, you have the strong connection dito sa spiritual realm. And ito yung isa sa talaga, kasi nga, di ba, sabi ko nga sa inyo na you attracted so many people, no? And ito yung, kasi nga, famous ka, kumbaga, andito yung nakikilala ka na nila unti-unti. That's why, itong mga bashers na to, itong mga negative people na to, na talagang nagbibigay sa iyo ng sufferings ngayon, mentally, or energy vampire ang mga ginagawa. I mean, hinihigop, no, yung mga energies ninyo. Kaya po ang first card ninyo dito is cut the cords, kasi andito po yung may mga attacks po kayo na hindi po kayo aware. Again, sa mundo po ng spiritual, sa spiritual realm, is talaga po, it's so magical. Now, without the fair awareness, is andito po yung may mga atake na po kayo. Okay? But, Jesus Christ is to the rescue. No? And even, parang sila din ang gagawa ng pamamaraan. Since, some of you dito talaga is hindi aware because of your busy days, no, is andito, hindi po kayo aware na kayo po is inaatake na naman sa spiritual, na andito na naman yung may sumusugod sa inyo, may sumusupa sa inyo, tinitiri ka na naman po kayo ng kandila. So, to the rescue po si angels and ancestors, and of course, Jesus Christ. Okay? And we also have the crown, the throat chakra. Yung throat chakra mo dito now is very revealing, very active, no, as in talagang andito yung you're telling all the truth, no, you exposed everything, no, what else, and you are for the win, sabi yun, no, and you win, okay, what else, and sorry na lang sila, no, sorry na lang sila, kasi kumbaga, ito is talaga destined to happen sa'yo na maging famous, no? And andito yung talagang never nilang pwedeng baliin kung ano man yung mga God's plan sa'yo. And you must be careful, no? Still, your angels, ancestors, Jesus Christ still wants you to be careful, no? And we have the unwind. So, andito talaga yung, kumbaga, darating at darating po ang time, or maybe, mangilan-ngilan po sa inyo ngayon, ano, is plans, no, to maybe to relax, no, or to take a vacation, and you must, no, kasi kumbaga andito yung masyado ka ng toxic, no, sa mga negative energies na meron dyan sa paligid mo, bukod sa paligid, no, sa mga neighbors, friends, sa friends or maybe family members, no, so mentally meron ka rin, so ang kailangan mo talaga dito is to unwind, no, time to relax. Okay, so what else? So you are so annoying. So we also have the demonic entities, no? So, yun na nga eh. Kumbaga, ito yung mga talagang parang umaaligid-aligid sa'yo para, alam mo yon, maybe para binibigyan ka nito ng pagka-blanco or parang walang gana, magkikilos, or parang wala kang focus, no? Dito mga nakaraan. No, it's because of this those demonic entities na talagang pumapaligid din sa iyo, and even the evil eyes na andyan pa rin sa iyo na to destruct or to sabotage all your missions na dapat na sinasagawa mo sa araw-araw. But I know for sure, no, na kayo po mismo collective is andito na to parang alam mo yung mga ways, no, para itong mga ito is kung ikaw binibigyan nila ng distraction, sila din binibigyan mo ng matinding distraction. No, so hindi nila matamatamaan yung target nila sa iyo eh. Pero ikaw, sapul na sapul mo sila. Yung ganun. No? Kaya kumbaga andito yung nakakapagtaka. No? Or parang andito yung nalilito rin sila, saka humuhugot ng lakas. Jesus Christ is here. No?
natatakot sila. Okay. So, for some of you, no, ito nga yung sinabi ko sa inyo kanina, sa demonic entities and you are so annoying na kumbaga andito yung minsan parang nagkaroon ka na nga, maybe meron kang araw siguro na parang ano ba yung nangyayari sa akin? Bakit ganito? Parang nabablanko ako. Parang wala ako dito sa lugar na to. Parang nawawala ako. Yung mga ganon, no? For some of you, siguro ganon yung mga na-experience po kayong ganon. Okay? Okay, let's see kung ano. Ang gustong sabihin sa inyo ng Holy Spirit. And take action, yes. Kailangan nyo po talaga mag-take action sa mga nangyayari, no? Hindi pa po pwedeng, alam niyo yung papatip. Eh, I know, talaga may ginawa po kayong mga ways or pamamaraan para po matigil yung parang pagkalutang ninyo or parang ang dami niyong questions or parang andito yung nasa bahay naman kayo pero ang pakiramdam niyo parang kayo invisible or parang wala kayo sa wisyo. Yung mga ganun. Okay, so what else? Oh, see? Sabi ko sa inyo, may evil eye. May evil eye talaga. Talagang meron pa rin, no? As in, normal na po yan sa atin, especially po sa atin ng mga healers, no? Tarot readers, meron po yan. Kasi nasa spiritual po tayo, eh. Kaya nga po, kailangan talaga matuto tayong protektahan, hindi lang po ang ating mga sarili, kundi ang ating pamilya or yung pinaka-teritoryo po natin, no? Okay, so we have the confused. Yun na nga, no? Kasi sinabi ko na rin yung kanina, eh. Nauna lang ako, eh. Na kumbaga andito yung mga mental illness na talaga yung confusion na sinasa sa anandyan sa iyo na parang kailangan kong gawin to bakit parang biglang nawala or bakit parang may ginawa kang iba na dapat babalikan mo hindi mo nabalikan kasi ito yung way ito yung babalikan mo na parang makakatulong sa growth mo and para makatulong ka sa maraming tao so ito yung parang pilit nilang ginagawan ka ng issues or parang pinipigil ka nito mga demonic entities na to, nito mga evil eyes na to para hindi ka or hindi mo maisa ka to para yung mission mo for that day. Okay, so we have the contentment but kahit na gano'n na nangyayari sa'yo no, still the contentment is there kaya kumbaga dahil wala kang reklamo andito yung sige lang, move forward ka lang, andito yung hindi ka nag-iisip ng something negative, no? Parang andito pa rin, continue ka pa rin sa mission mo, you still do your task, no? Kumbaga, nililet go, let God mo na lang lahat ang nangyayari sa'yo. Kahit na sometimes is parang alam mong may mga mental illness or spiritual attack ka, kahit na ikaw isang healer, no? Especially sa mga hindi po healers na nanonood ngayon. No, or parang nandito pala sa spiritual awakening na sa katutak na attacks ang inaabot. Ganun po talaga, that's one of the initiation na tinatawag po natin sa spiritual awakening or pagka pumasok po kayo sa spiritual realm or sa spiritual na ganito, may mga initiations po tayo or test no, na kailangan po natin ipasa. Pero after naman po nun, talagang super strength or power naman po ang kapalit. From God, of course. So, clear space, no? So, by clearing, or parang, para ma-reach mo tong clear space na tinatawag na to, kailangan nyo po to, this is part of the, ano eh, parang cutting the cords, no? Na first card mo dito. Kasi, kumbaga, andito yung, kailangan na, yung mga alam nyo pong galing sa mga taong nagbigay sa inyo ng hindi magandang memories, mabigat na memories, masakit na mga memories, no? Is ito po yung kailangan nyong, better sunugin or itapon no? Para po mawala yung energy sa paligid ninyo and tingnan nyo magiging super ano kayo anong tawag doon yung high energy ang kapalit once na na-clear nyo po yung spaces ninyo okay so what else meron pa po ba okay, so just enjoy life, no? Huwag mo masyadong intindihin itong mga demonic entities na to dahil, again, si Jesus Christ and angels and ancestors, God is with you. Okay? So, kuha tayo dito ng isa pang card. Marami may gusto nito, eh, itong oracle card ko na to. Marami nakaka-miss dito sa card na to. Okay, so what else? Hindi ko siya masyado magamit kasi baka malaspag.
Alam niyo naman to, DIY ko lang to. 'Di ba? Okay, so see, even the spirit guides is nandiyan to help you to cut those cords, no? And your crown chakra, no, is also protecting your spirit guides also protecting your crown chakra. So those persons or parang kung sino man tong mga gumagawa sa inyo spiritually, spirit says or spirit guide says, forgive them. Forgive them and let go, let God. Again, no? Kasi po, kung meron man po tayong sufferings talaga na nangyayari sa buhay ngayon, masakit man, no? Pero kailangan po natin i-let go, let God. Kasi po, again, pag tayo po nag-let go, let God, yung pong mga pains na binabato sa atin nang galing po sa ibang tao, babalik din naman po sa kanila yan. And eto mga spirit guides na ito, angels ninyo, ancestors ninyo, si Jesus Christ, si God, sila po ang magbabalik niyan. Million times po ang marireceive nila dito na punishments. No? Okay, so what else? Justice is on your favor. Your spirit guide says, nasa iyo ang justisya. Okay, so malamang itong mga enemies na to or parang andito yung mga sumusugod sa inyo ay now sinuserve na yung justice. That's why some of you is talaga andito na nakumbaga yung happiness, contentment, joy, love is nasa inyo na. And ito na yung time for you to celebrate. Yun na naman si ulan. Okay, so what else? Social media. So, adito siya, watching you. Watching you, growing, watching you, famous. No? So, andito siya na nagangangak-ngak dahil ikaw is na andito. Nakita niya na ikaw is famous as what? As a tarot reader. No? And you are happily married. Diba? So, yan, dyan siya nagngingit-ngit. Dyan siya nagagalit. Dyan siya, kaya andito yung talagang binibigyan kanya na naman. Sabi ko nga sa inyo, sa spiritual realm is meron pa rin spiritual warfare. So, talaga meron pa rin po tayong mga battle, no? Na kinahaharap sa spiritual na mundo. Okay, so just always have faith, no, and trust God, no, sa lahat po ng ginagawa natin and sa buhay natin. Kasi, again, kung kayo po sinurender nyo na po yung buhay nyo kay God, then it follows na lahat, no. So, wag na po kayo matakot dahil kung talaga pong 100% sinurender nyo na po yung sarili nyo sa Panginoon, ibig sabihin po, kung ano man po yung nangyayari sa inyo, siya na po ang may kagustuhan niyan. So, kung meron man tayo mga sufferings, normal lang po yan. Kasi po, nasa mundo pa rin po tayo ng, nandito pa rin po tayo sa earth, no? Okay, so what else? Oh, diba? Move forward lang. Kahit na nandyan yung mga bida-bida sa buhay nyo dyan sa social media, kaya ano sila, minsan nga kumikita tayo dahil sa mga bashers eh. Oops. Okay, so hiding secrets. Pero hindi na siya secret kasi na-expose na siya today sa inyo, mga collective, no? And we have, andito yung end of, ano to? End of situation. Since dalawa itong bumaba, no? End of situation or obstacles na nangyayari sa inyo nitong person mo, no? So andito yung magiging maayos na ulit or magkakaroon na ulit ng resulta na as a lovely couple ulit kayo nito. Kumbaga lahat ng mga obstacles ninyo, struggles, challenges na nangyari sa buhay, pains, heartbroken, so ano na yan, past. Yes, there's a new beginning sa love life, no? Or even sa family life, no? Okay?
So, last two cards, please. Last two cards po, Holy Spirit, thank you. Last two cards for this reading. O, diba? Short reading lang tayo. Okay, so you are untouchable and backfired. Ang mga alin? Voodoo doll attacks, no? So, kung ano man yung budalista na yan, kung sino man yung budalista na yan, it's all backfired kasi nga untouchable ka. Okay? So, goodbye sa voodoo doll, no? So, kasi nga untouchable ka. Okay? So, that's your reading, di ba? It's a very, very, ano lang, short message. Short reading. Okay, so sa mga naka-resonate po at hindi pa po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell para po update kayo lagi sa ating reading. And para po sa mga gusto pong magpa-book for reading, please click, click the description box para po sa contact details. Andiyan po ang aking contact details. Okay, so close your eyes para po sa ating healing. Okay, so maraming salamat po. God bless us all. Love, peace, and hope. Bye!